What's up sa inyo mga kapenyo? At today meron na naman tayong panibagong reaction video. Breaking news na naman about nga dito kay Billy. At ito ang inaantay natin na maging sagot ni Billy Jack about nga dito kay Makagago. At dito talagang napakainit ng rebattle dito ni Utol Billy Jack, no? At tara, wag na natin patagalin at ating pakinggan. Himay-himayin din natin to mga kapenyo. At dito unti-unti natin malalaman talaga dito yung katotohanan. At explain ko lang mga kapenyo. Hindi ako hater ng Battle of YouTubers at hindi rin po ako hater ni Makagago, at nakita nyo naman naging patas yung pamamahayag natin, at ganun din syempre kay Utol Billy Jack. Hindi rin ako hater, hindi rin porque nakapanig tayo kay Utol Billy Jack kukonsintihin na natin. Syempre kung meron siyang mali na mga sinabi, natural kailangan natin itama. At ganun din dito kay Makagago or sa BOTY management, kung meron din silang mali at kung mali talaga, dapat talagang itama yan. So hindi natin kinukonsinti yan mga kapengyo. At dito nasa level lang po ako, no? At tara, panoorin natin yung sasabihin nga dito ni Utol Billy Jack. Kisa pamarisan pa kayo, nagiging sistema dyan sa YouTube na yan, panggagancho ng tao. Kaya mas maganda pa yung maging food vlogger na lang, mga mukbang. Well, mas malinis pa yung pera nun, walang script yun, pre. Pinaghihirapan yun, or travel vlogs, di ba? Kisa naman, di naman kayo artist mas solid na ang social media ngayon . Kaya nga naging social media influencer, we need to influence people's lives to be inspired of doing the right things. Tama. Sobra ka na. Wala ka na sa balance, Makagago. Sumobra ka. Hindi mo nagawang balance, tanga. Kanina naman. Alam mo ba, sa professional league, 1,000, isang round. I know. Kaya nga hindi ako naging professional. Don't compare. I am a social media influencer. Kaya nga . Tunay talaga. Anong palagay mo? Walang headgear? Wala kaming headgear ni Boy Bagsik? Kahit tanong si Boy Bagsik, talaga nagsuntukan kami, tanga. At doon naman about sa sinasabi ni Billy Jack, may katotohanan yun. Yung suntukan nga nila ni Boy Bagsik, talagang totoo yun mga kapengyo. At kitang-kita natin kung paano talagang nahilo si Utol Billy Jack doon. Which is talagang delikado, no? At pwedeng mamatay talaga doon si Billy. Kasi kung hindi kinaya ng katawan ni Billy yun or ng kanyang blood pressure, pwede pong magkomatos doon si Billy Jack. At dito may punto si Billy Jack. At about naman doon sa sinasabi ni MG na talagang hindi naman daw ganun ka delikado. Delikado po, delikado talaga. As in delikado. Buti sana kung basketball lang yan. Hindi, suntukan po yan, no? Boxing po yung labanan nila, kaya delikado talaga yan. Palagay mo, lahat ng mga muntikan ako mamatay doon, pineke ko, halos mamatay na nga ako, peke ba yun? Sundo, what kind of mentality this guy have? Sobrang demonyo. Diba? Maliit sa'yo, 40,000. Putang ina. Maliit talaga. Na kasi, kinita ko na yan. Ito, sabihin ko sa'yo, kahit hindi ako nag-umibin sa ibang laro, alam mo ba na nasa Qatar ako, ha? Ang sahod ko is 45,000 naman. Tapos may mga side hustle ako, nagbebenta ako ng leche plan. At nagbebenta ako ng mga makeups, pabango, umaabot ako ng 150,000 a month. Dito naman mga kapenyo, about sa pag-compare ni Billy Jack sa ibang bansa at sa sahod niya dito nga sa BOTY, hindi mo kasi pwedeng i-compare talaga, no? Dito medyo may mali rin si Utol Billy Jack. Hindi mo pwedeng i-compare yung sahod mo sa ibang bansa kumpara sa Pilipinas. Dahil alam naman natin mga kapenyo, ang sahod talaga sa Pilipinas ay napakaliit lang. Ngayon, yung 40,000 na binibigay sa'yo, Utol Billy, talagang malaki na yan. Real talk po yan mga kapenyo. Kung sa Pilipinas ang pagbabasihan, malaki na po ang 40,000. At alam naman natin ang factory worker kung magkano lang ang sinasahod sa Pilipinas. Even na kung manager ka pa ng Pizza Hut o manager ka pa ng anong kumpanya, talagang hindi ganun kalaki sa sahod ni Billy Jack na 40,000. Yan po yung katotohanan dyan. Kaya hindi mo pwedeng ikumpara yung sahod mo sa ibang bansa compare sa sahod ng BOTY. Dahil sa ibang bansa kasi mga kapenyo, kailangan mo pang mga ibang bansa, diba? Compare mo naman sa Pilipinas. Kaya iba yon, magkaiba yon. Clean money, ha? Patentado. Pinagpalit ko para sa pangarap ko sa social media nung kinolout ko si Kiko Matos. Kaya maraming salamat sa'yo, Kiko Matos, andito pa rin ako. Pangarap ko talaga mag-influensa ng tao para sa kabutihan. Si Kiko Matos, ewan ko bakit tampo at bigla-bigla pumapanig dito na sa demonyo. Contrast token, magkano bibigay sa iyo doon? Ha? Sa URCC, magkano bibigay sa iyo? 40. Ha? 40 ang binigay sa akin sa URCC. 40. And I started, that was way back 2017. What? Sa panahon ngayon,
panahon, mali talaga, sobrang liit, Kago. Sa panahon ngayon, gasolina pa lang. 2017 is very far away. Hindi ko alam paano explain. Malayo-malayo. 2017, 40 mil na ang rate ko sa URCC. Kaya hindi ko matanggap. Nag-start ang 100K, it's already 2022. Kahit gasolina ngayon, mahal na nga ang diesel. Marami nagbabago, maagago, tanga. Hindi pa baba, pataas nga lahat eh. Doon naman sa sinabi ni Billy Jack about nga sa mga gastusin, eh talaga totoo po yan na pataas ang mga gastusin sa Pilipinas. Even na yung mga pansit canton, yung mga dilata, mga gasolina, eh talagang tumataas, no? Pero syempre, gaya nga ng sinasabi ko dito kay Utol Billy Jack, depende po talaga kasi sa company yan. Katulad yan, sinalihan niya yung BOTY, kung magkano lang talaga yung kaya nilang maibigay para dito kay Billy Jack, eh kailangan mo pong tanggapin as a empleyado. Parang ganun yan eh. So dito, hindi nga sila nagkasundo sa presyo at talagang hindi nagustuhan ni Utol Billy Jack yung tono ng pananalita nitong Ricky A nga daw na sinabi nga nito ni Rendon sa kanya at nagaguhan itong si Billy Jack kay Rendon dahil nga imbis na ibigay ni Rendon yung pinaka-boss talaga, iba yung binigay, isa palang empleyado. So parang nasupalpal doon si Utol Billy Jack, kaya talagang ganito yung naging galit talaga ni Utol Billy Jack dito kay Makagago, Rendon at BOTY. Pakiramdam niya sa sarili niya eh talagang pinaikot siya, mga kapengyo. Yun yung nakikita ko dito. Pakiramdam ni Billy talagang naloko siya at napaikot siya. Kaya parang bilang gante, ito ang ginagawa ni Billy Jack sa kanila. At pinamemessage nga ni Billy Jack lahat. Nananawagan si Billy Jack na lahat daw ng mga hindi na refund na about nga doon sa live pay-per-view eh mag-email nga daw sa kanya or mag-message. Dahil alam ko mukhang may plano talaga si Billy Jack dahil nga katulad nung last vlog niya eh nasa NBI siya, mukha talagang i-re-report or didemanda ni Billy Jack itong BOTY. Dahil pagka yan eh lumabas ang tunay na result na talagang hindi nila na-refund lahat ng pera na yan, eh pwede pong mapasara dito ang BOTY. Talagang real talk po yan. Putang ina, kahit kami ni Jonah, ang laki ng 40,000. Kami ni Jonah, ni Mark. Alam mo ba kano karami yun, Billy? Putang ina. Bro, wag mo. Hikaw sa labas. Alam ko, hikaw sa labas. Eh ako rin, hikaw din ako. Kayo nga eh, ang gaganda ng mga pwesto ninyo. Ha? Wag na tayo magka-plastikan dito. Maagago ko, naririnig mo ako, nanunod ng live yun. Unti-unti kita sinasagot, ha? Ikaw, may 40K na. Sikat ka pa. Sikat naman talaga ako. Talaga naman sikat ako. Views, overviews. Tas kasali ka sa circle namin. Ayoko na nga nasa circle nyo, demonyo eh. Kaya nyo nga pumatay ng tao nang hindi malalaman pagmumukha nyo ng aksidente eh. Kung hindi ko lang kayo nabisto eh. Ha? Kaya dapat huwag na kayong pamarisan. Baka mamaya may mapahamak pa dyan sa ginagawa ninyo. Sa sobrang demonyo nyo ninyo, akala nyo mapapaglaruan nyo ang buhay ng mga tao. Dito may punto yung sinasabi ni Utol Billy Jack, mga kapengyo. May point na naman dito si Billy Jack, no? About doon sa akala nyo mapaglalaruan nyo lahat ng tao. Totoo po yan, mga kapengyo. Kasi ito na lang yung isang nasilip ko sa BOTY. Yung palaro nila sa tao, yung kunyari sasali ka sa BOTY, eh kailangan mo pong makipagsuntukan hanggang maubos ang hangin mo. Diba? Yan yung entry nila nung last season. Kahit ako, against ako doon, mga kapengyo, kasi biruin mo, kawawa naman yung taong nakikipagsuntukan. At katulad nung kung isang Bisaya yon or probinsyano yon na sasali sa BOTY, eh kailangan pala handa ang katawan niya. Kumbaga, nakikipagsuntukan siya hanggang wala na siyang hangin. Kung sino daw sumuko, yun ang panalo. Mali po yun. Dapat talaga, kung meron man na sasalihan na ganyan, may rounds lang. Kunwari, round 3 lang, tapos may judge. No? Ayan, judge natin to. Ito, pasok na yan. Ito, hindi pa yan pasok kasi wala, ganyan-ganyan, di ba? Pero yung ganun na papatayin mo yung tao, nasuntukan talaga ng talagang wala ng hangin, eh hindi po yun talaga karapat-dapat. Siguro, may mali din ang BOTY dito na management. At meron din sigurong mali si Billy Jack. So titignan pa natin. Katulad nga na sabi ko sa inyo, magiging patas ako dito. At nakita nyo naman yung naging reaction ko rin doon kay MG. At naging patas din tayo doon. So dito, magiging patas din talaga tayo kay Billy Jack. Nagkataon na matalino yung binangganin nyo. Nagpapakabait lang talaga ako. Nagtatanga-tangaan. Observant ako sa bawat kilos ninyo, ha? Tapos naipon yan at na-connect ko the dots. Sa pool kayo. Checkmate talaga. 20% oh. Sana sa pay-per-view kung malakas hindi, kang bumenta. Malakas nga, hindi ko pa nga na-withdraw na. Bawasan pa eh. Hindi ko nga ma-withdraw eh. Hanggang ngayon, oh, pinakita ko kanina dito. Sa lahat-lahat nakabenta. Nagagamit nyo nga ako eh. Ilan si Panordona nakabenta,
Oh. Ikaw lima lang na benta. Oh, hindi. Panindigan mo yan. Pinakita ko kanina. So, ayun nga mga kapenyo, no? Isa pa sa sinagot ni Billy Rito, yung about nga sa sharing niya na 20% sa pagbebenta ng pay-per-view, na sinabi ni MG, lima nga lang daw ang nabenta ni Billy Jack. Pero dito, dinanay ni Billy Jack at sinasabi niya na hindi, patunayan mo yan, pinakita ko na kanina. So, it means mga kapenyo, meron din kamalian dito si MG mga kapenyo, kasi talagang consistent yung sinasabi ni Utol Billy Jack at sinasabi niya hindi daw totoo na lima lang ang kanya nabenta, no? At ito yung sinasabi ko sa inyo na napakahirap basihan dahil hindi natin alam talaga kung sino yung nagsasabi ng totoo, pero syempre magkakatalo yan sa evidence. Kunyari, katulad nito, may pinapakitang ebidensya si Billy Jack, at doon na magkakatalo talaga yan mga kapenyo. Doon na talaga lulubog ang BOTY pagka meron talagang pure evidence itong si Billy. Maniwala kayo sa hindi mga kapenyo, talagang masasarado talaga ang BOTY dito. Kaya sobrang hirap ng case na to, at alam ko na talagang sobrang stress ni MG din ngayon. At kung ako yung tatanungin, mas maganda sana na mapag-usapan talaga nila to ng private na lang para maayos nila. At syempre marami talagang mga Bisaya din ang maapektuhan dito at mawawalan ng trabaho nga kung sakasakali nga mga kapengyo, no? Pero alam ko na dapat may ayusin din ang BOTY pagdating sa palaro nila, kasi minsan nagiging pangit pagka masyadong delikado na yung pinapagawa nila. Oo, sinungaling ka na, doon pa lang, 6, 7. Sinungaling ka na kahit 7, hindi ka tumama sa numbers. This is business, but you are a stupid businessman. Pero tulad nga ng sabi ni Igo kahapon, kailangan mong matuto sa way mo, bro. Kasi ako natuto na ako. Dala na ako sa inyo, nakakadala kayong kasama. Demonyo kayo, demonyo. Kaya pala pati si Doggy tinanggihan kayo. Gago, ngayon ko nararamdaman ang totoong tao pala dito kahit ganun. Tangina nyo. Kahit lahat ng mabubuting tao, ginagago ninyo. 2K once. Sinabi ko, ito, sinasagot ko, 2K, binigyan ako ni Jormel, at nag-text ba ako kay, Jormel, sabi ko, Tol, collab tayo sa rap, sabi niya sa akin. Sige, pero yung transpo ko, sagutin mo, 2K. Alam na naman kayo makikinabang, hindi naman i-upload dyan sa channel ko eh. Magaling din ako magsulat ng rap eh. Marunong din ako mag-bars eh. Alam na naman, para saan? Para views? No. Hindi ko na nga kailangan ng views, kailangan ko na sustainable life. So, ayan nga mga penyo, no, about naman doon kay Jormel na sinasabi nga nito ni MG na nabigyan nga daw itong si Billy Jack. Sinagot din ni Billy Jack dito na nabigyan siya 2K once. At about naman sa collaboration na 15,000 na hinihingi nga nito ni Utol Billy Jack. Ibig sabihin ni Billy marunong naman din siya mag-rap at marunong siya magsulat. At syempre, i-upload ni Jormel yun sa kanyang YouTube video. Hindi naman kasali doon si Billy Jack. Diba? Natural lang na mag-demand siguro si Billy Jack dito mga kapengyo. No? Normal na normal yun. Sa panahon ngayon, lalo na pandemic niya sa Pilipinas, talaga naman. Siyempre, pagkakailangan mo ng collaboration at napili mo yung tao na yon, at pag nag-demand yung tao na yon, natural na bigyan mo. Siyempre, siya pupunta galing Angeles to Manila, at siyempre, may mga gastusin din siya. Gas, pagkain, di ba? Dapat naiintindihan din ni Jormel yun, no? At siyempre, at least kahit papano, nasagot ni Billy Jack yung mga paratang dito ni MG. At sabi ko nga sa inyo, babasihan natin lahat to step by step. Lahat ng palitan nila mga kapenyo, susundan natin to, at lahat yan babasihan ko, gagawa natin ng reaction video, at hindi pwedeng hindi. At wala akong papanigan dito sa dalawa, gaya nga nasabi ko, kung sino ang magkamali dito sa dalawa, kung sino ang mali, hindi natin papanigan yon. Doon lang po tayo sa tama, kahit pa kapatid natin sa kapatiran si Utol Billy Jack, at kahit pa malapit sa atin si MG, hindi po natin kukonsintihin yon. Wala po tayo kukonsintihin kahit sino, dahil kilala nyo ako mga kapenyo, ang lagi kong pinaglalaban is tama, at ayokong kumampi talaga sa kamalian. Maniwala kayo. Kaya nga, mas pipiliin ko pang umalis sa circle ninyo, mas pipiliin ko pang magbalik empleyado kaysa naman sirahin ko ang aking pagkatao dito sa social media na ito. Ganun lang yun. Tama. Ihingan mo si Jormel, 15,000 ang PF mo, kamo? Oo, talaga. 15,000, sinabi ko, hindi ko dinideny, 15,000 may set card ako. Kahit sabihin nyo na parang chip ako, I know my value. That is a rap piece. Kaya ko mag-rap, marunong ako magsulat,
nagpo-produce ako ng sarili kong rap, nagbabayad ako ng beat, producer, music video pa lang, papakainin mo lahat ng tao. Alam ko yan, kaya nga kung ako, ang talent ko nga lang napakababa pa para sa rap na matagal ko rin kinrap. 15,000. And yung appearance ko pa, tas hindi naman sa page ko ma-upload, ilalagay nyo sa Spotify ninyo. Hindi naman sa YouTube ang music eh. Sa Spotify talagang kitaan dyan. Ayun, okay. Hindi lang pala sa YouTube yan. Pati sa Spotify, ia-upload dito ni Jormel nga. Kaya nagdi-demand dito si Billy Jack. So, mas malinaw, mas klaro mga kapenyo. At kita nyo naman, galing mismo kay Billy Jack. At talagang normal lang siguro na mag-demand siya doon. Sa totoo lang, 15,000 pag pumutok yung kanta na yon, eh napakaliit nun. Promise mga kapenyo, dahil million-million ang kikitain once na talagang lumobo yan at talaga sumikat yung kanta na yon, di ba? Ganun lang yun. Maagago, walang lukuan dito. Hindi ko kayo nila ako, nagpakatotoo nga ako sa inyo. Tama. Sinabi, oh, hindi mo masusumbat sa akin kung ano ang totoo. Gago. Nagpakatotoo ako sa inyo, ayaw nyo lang kasing maging good sa negosyo. Ako nagpapakagood ako sa inyo sa negosyo. Nakipag-collab ako kay Jonah, nakipag-collab ako kay Tony. Oh. Tama. Oh. Kalimutan mo na si Jonah, si Tony. Oh. Si Tony has 7 million subs sa YouTube. And so what? Oh. So kung may mindset mo si Tony, oh, dahil 2 million subs lang ako, kasi ganyan ang mindset niya kay Jormel. Eh. Oh. Hindi, iba sa rap. Libre lahat ng collaboration ko na ako, wala rin akong kinikita. Ang gusto ko lang, transportation pag collab. Kasi, alam na naman abunungan ko yan, kayo may kailangan. Tama. Sa rap, music, ako, may alam ko, may mga rap na sulat ako at in-upload ko na. Kaya I know my value. Negosyo nga eh. Alam na naman magpakapeke ako eh. Bad businessman lang kayo, gusto nyo libre. Bogo! Tama. Pinaghirapan ko pa to. Eh, hindi magtrabaho na lang ako ulit, kaysa ako nandito sa social media. Tama nga naman yung sinasabi dito ni Utol Billy Jack, mga kapengyo, no? Yun nga yung sinasabi ko kanina, na talagang babiyahe pa siya, kakain, transportation, lahat-lahat yun. Mga kapenyo, sagutin nga nito ni Utol Billy Jack. Kaya talagang hindi na libre lahat, no, sa Pilipinas, no. Lahat 'yan may bayad na, kahit pa ultimo kaibigan mo. Natural na kailangan mong bayaran. Kaya nga 'di ba may kasabihan tayo na pag nagne-negosyo yung kaibigan mo, wag mo rin gagawin libre na libre dahil kaibigan mo. Hindi ganoon, mga kapenyo. Kailangan sa negosyo, suportahan mo rin yung kaibigan mo nagne-negosyo. Kung kailangan mong bilhin, bilhin mo as a suporta bilang isang kaibigan. Hindi porke kaibigan mo ay kailangan libre na. Wala na pong ganun ngayon, no? At the end of the day, pagka walang-wala na ako, tae na lang ako, wala akong mahugot sa bulsa ko, kayo, pamamapayagpag pa. Hanap na naman kayo ng ibang social media influencer na mapapakinabangan ninyo. Sawa na ako, MG, sa ganyang kalakaran sa sistema dito. Ha? Ganun lang yun, tol. Ha? Ganun lang yun. Nagpakatotoo lang ako sa inyo. Lahat, nagpapakatotoo ako sa mga tao. Anong problema pag nandederecho ako ng tao? Anong problema mo doon, gago? Ha? Kisa namang pekehin ko yung sarili ko sa inyo. Ha? Hindi naman pakikipagkaibigan, din hinahanap ko pagkakitaan eh. So ayan nga mga kapengyo, no, sinasabi rin ni Billy Jack nga dito na nagpapakatotoo lang siya as sa kaibigan dito kaila Makagago, no. At talagang nakikita natin yan mga kapengyo, kahit sa mga pananalita niya na consistent talaga, dire-diretso. Halatang hindi nagsisinungaling si Billy Jack at halatang totoo yung kanyang sinasabi at paratang dito nga sa BOTY Management, kay Makagago at dito kay Rendon, pati kay Jormel. So talagang matindi ang pinaparatang dito ni Billy Jack at sasabit at sasabit talaga ang dapat sumabit dito pagka may mali nga talaga dito sa loob ng BOTY. Iniintindi ko lahat ng salita ninyo. Anong ginawa niyo? Pinaglaruan niyo pa rin ako. Ang inong taon to. Sarap ba sa akin sa personal na lalo? Anong gusto niyo? Malinaw na nga, ito sinasagot ko eh. Kayo nga hindi nagpapakalinaw sa akin. Gago ka ba? Inconsistent talaga. Transparent ako sa mga sinabi niya. Transparent akong tao. Kayo, lagi kayo may tinatago. Eh, nabisto ko yung tinatago nyo. Ano? Kahit saan nga tayong korte, magkaharap-harap. Putang ina ka. Magkaalaman tayo. Ang ina na ito. Kala nito bobo kausap niya eh. Ano, palag? This just hurts differently kasi sa mga nakaraan. Oh, no. Because I know this fucking guy. Oh. Alam ko si Billy Jackson. Oh. Kilala ko si Billy Jackson. Kilala mo ko? Oh, no. You don't know me. Hindi mo nga kalain na bistado ko kayong dalawa. Oh. Tapos yung ano niya, oh, kilala ko si Billy Jackson. Ulul! Pag mong bulahin sarili mo, tanga. Ito yung sinasabi mo. Totoo talaga. Bakit yung mga tropa natin kabisayaan na nakakapagbigay pa ng pera, nakakapagpagawa ng bahay, na kung ano pa. Sila yun eh. Ako may mga iba akong pinaglalaanan ng pera. Bakit? 10,000
Oh, okay. Tanungin ko to ha. Bakit? Pare-pares ba kami lifestyle? Pare-pares ba kami may mga ginagawa? Iba rin naman yung lifestyle nila. Iba rin na ako dito. Kaya hindi mo ko kilala. Sinungaling ka. Hindi mo ko kilala. Tanga. Tangina. Lakas nyo mag-flex sa mga pera ninyo. Halos nakaw pala. Ha? Alam nyo, this is not about gold the fucking money. This is not about the fucking It's not about the fucking money. It's not about the fucking TF. Dati yun lang ang concern ko. Ang concern ko dito, marami kayong bibiktamehing mga tao. Pag nanakawan ninyo, sisirain nyo ang pagkatao. Pagka ayaw nyo na, nakikita nyo hindi epektibo sa sirkulo ninyo, unti-unti nyo inaalis, binibrainwash nyo, sinisira nyo pa yung reputasyon. Nagkataon, wala na sa inyo, sa sirkulo ninyo, sira pa ang reputasyon, putang ina nyo. Ganun yun. Inunahan ko na kayo. Ang in-state ko, nabisto ko ang galaw ninyo. In-state ko katotohanan lang, putang ina mo. So yan nga mga kapenyo, no? Talagang galit na galit si Utol Billy Jack dito at nilabas nga niya ang baho talaga ng BOTY management at pati na rin kay Makagago. Talagang sobrang nakakalungkot nga lang isipin dahil nga magkaibigan tong mga to at magkakasama sa Manila Boys nga at ngayon talagang sila-sila na yung nagtataluhan, no? At dito sa sinasabi ni Billy Jack, ayaw na nga daw niya na marami pang mabiktima itong BOTY, no? Kung saan talagang mabigat yung paratang ni Billy Jack dito sa BOTY management at dito talagang napakalalim na, no? Lumalalim na lumalalim itong sagutan at talagang sinagot nga rin ni Makagago itong banat nga ni Billy Jack. So bahala na kayong tumimbang mga kapenyo kung sino sa palagay nyo yung tama at mali at sino yung nagsasabi ng totoo at hindi, pero sa akin mga kapenyo, syempre doon pa rin tayo sa tama at wala makakapigil sa atin yan. At kung tama nga ang pinaglalaban talaga ni Billy Jack, which is talagang mukha naman na nagsasabi na totoo itong si Billy Jack, ipaglaban mo yan, tol. Susuportahan ka namin, gaya na sinabi ko, susuportahan ka namin hanggang huli, utol, basta tama yang pinaglalaban mo. Ngayon naman, kung talagang may mga kamalian din sa iyong pinagkagagawa, natural lang naman siguro, tol, intindihin mo rin kami na hindi namin susuportahan pagka nandun tayo sa mali. At dito nga mga kapenyo, kaya naman both side ginagawa natin ng reaction video. At nung nagsalita si Makagago, ginawan ko rin kaagad ng reaction video at tinignan din natin yung sagot ni Makagago at ganun din kay Billy Jack. Kaya sabi ko nga sa inyo, bahala na kayong tumimbang mga kapenyo dyan sa comment section. Anyway mga kapenyo, maraming salamat at kita-kits na tayo sa mga susunod kong reaction videos.